mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Sis, nakita mo ba yung bagong salta dito sa opisina? Nakakatawa ko manamit. Jolog sa jolog sang dating. Akala ko nga may payasong nakapasok dito. Ito ang natatawang saad ni Karin sa kanyang katrabahong si Gretchen. Ah, yun bang si Aurora? O diba, pangalan pa lang ay tunog walang dating na. Ang sabi sa akin ng ilan, taga-probinsya raw yun. Natatawa nga rin ako sa klase ng pananamit niya. Tapos narinig mo na bang magsalita? Grabe sa punto. Nakakatawa talaga. Tugo naman ng dalaga. Huwag ka. Pareho kayo ng departamento at posisyon. Baka mamaya maging kaago mo pa yun sa promosyon. Baka mukhang mainin lang. Tapos ay nasa loob pa lang kulo. Sambit pa ni Karen. Hindi mo ba siya nakita kanina? Itsura pa lang. Mukhang wala nang alam. Hindi ako mahirapan sa isang iyon. Pupusta ako na hindi pa man siya nare-regular ay aalis na siya dito sa opisina. Mukhang may na ang loob niya at hindi tatagal sa ganitong uri ng trabaho. Pagmamalaki pa ni Gretchen. Tubong probinsya ang bago nilang kasamahan sa trabaho na si Aurora. Unang araw pa lamang nito sa trabaho ay nakatikim na agad ito ng pangahamak at pangutya dahil sa kanyang pananamit at paraan ng pagsasalita. Ngunit hindi ito ininda ng dalaga. Nagpatuloy na lamang siya sa pagtatrabaho at pakikisama sa mga ito. Isang araw habang abala sa pakikipagkwentuhan si Gretchen sa kaibigang si Karen, ay lumapit si Aurora upang magtanong. Gretchen, pacheck naman kung tama ang ginawa ko sa mga papeles. Wika ni Aurora kay Gretchen. Gretchen ang pangalan ko at hindi Gretchen. Sabihin mo ng maayos, tsaka huwag kang istorbo at may pinag-uusapan kami. Malaki ka na. Alam mo na dapat kung anong ginagawa mo. Bumalik ka na dun sa upuan mo at ikaw na mag-double check dyan. Check, hindi chick. Tumatawang sambit ni Gretchen. Napayoko na lamang si Aurora habang pabalik sa kanyang mesa. Nang hapong din iyon ay labis ang inis ni Gretchen kay Aurora na ipatawag siya ng kanilang manager. Ano naman itong ginawa mo, Aurora? Napakasimpleng bagay, hindi mo pa magawa ng ayos. Ako tuloy nakakagalitan. Ang akala hindi kita tinuturuan. Ulitin mo nga itong report. Naiinis na bulyaw ng dalaga. Pasinsya ka na. Kanina'y tinatanong kasi kita. Magpapaliwanag sana si Aurora ngunit binara na agad siya ni Gretchen. Boba ka talaga? Dapat siya'y bumalik na sa probinsyang pinanggalingan mo. Tandaan mo, Aurora, isang mali mo pa ay humanda ka talaga sa akin. Hindi magiging madali ang buhay mo dito sa opisina. Pananakot pa ni Gretchen. Kahit na nasasaktan itong si Aurora ay tiniis na lamang niya ang panghamak na ginagawa sa kanya ng mga katrabaho. Lalo na ang pangalipusta sa kanya ni Gretchen. Sis, parang sobra naman ata ang ginagawa mo kay Aurora. Baka naman ikaw ang mapahamak sa ginagawa mo. Baka makarating yan sa pamunuan. Saad ni Karen. Hindi yan. Takot lang yan sa akin. Tsaka ang gusto ko lang naman ay umalis na dito ang babaeng iyan. Kasi sakit ng ulo. Nakakairita pa ang mga ginagawa at sinusuot. Lalo kapag nagsasalita. Payag pa ni Gretchen. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang hindi pumasok si Aurora. Labis itong pinagtakhan na magkaibigan. Anong nangyari kaya kay Aurora? Tanong ni Karen. Abay mali ko, yayaba ako ng probinsyanang yun. Mabuti nga to, huwag na talaga siyang pumasok. Dahil sakit siya sa ulo, hindi na masisira ang araw ko. Wika pa ni Gretchen. Napag-alaman nila na nagpasa na ng resignation letter itong si Aurora. Tuwang-tuwa naman si Gretchen dahil wala na rin siyang kaagaw sa promotion. Tulad ng inaasahan ay nakuha ni Gretchen ang inaasam-asam niyang promotion. May meeting daw kami mamaya kasama yung mga ibang investor dito sa kumpanya. Ito na talagang simula ng lahat ng pinapangarap ko. Sa wakas hindi na ako basta empleyado na lang. Gagawin kong lahat para magustuhan ako ng boss ko. Saan ni Gretchen kay Karen? Labis ang pagandang ginawa niya. Nang makarating siya sa silid kung saan gaganapin ang naturang meeting, ay laking gulat niya nang makita si Aurora doon.
Alam kong magkakilala na kayo ni Miss Aurora. Dati nating siyang tauhan dito. Pero malaking pasalamat natin sa kanya dahil siya nagsalba nitong kumpanya sa pagkalugi. Sad ng may-ari ng kumpanya. Doon nalaman ni Gretchen na anak pala ng isa sa pinakamayaman sa probinsya nila, itong si Aurora. Tagapagmana ito ng ikta-iktaryang lupain at mayroon din silang maraming negosyo. Nagles lamang ito sa kanila dahil nagkaalitan sila ng kanyang ama. Napilitang pumunta ng Maynila upang patunayan na kayang mabuhay na walang mga magulang. Na magkabati si Aurora at kanyang ama ay ganitong bumalik sa kanilang mansyon. Malaki ang utang na love ko sa kumpanyang ito. Kaya nang mabalitaan kong palubog na ito'y sinabi ko sa papa ko at agad siyang naglabas ng pera para sa gapin ito mula sa pagkalugi. Ngayon isa na ako sa may-ari nito ay sinisigurado kong mapapamunuan ko ang kumpanya na maayos. Umpisan ko ang pagtuturo ng tamang asal sa mga empleyado namin. Saad ni Aurora. Napalunok na lamang si Gretchen. Alam niyang sa puntong iyon ay siyang pinapaninggan ng dalaga. Mula noon ay hindi naging madali para kay Gretchen ang kanyang pagtatrabaho sa opisina. Laging pinapansin ni Aurora ang kanyang mga gawa. Pinaramdam na ngayong amo na si Aurora ang lahat ng ginagawa sa kanya ni Gretchen noon. Nang hindi na ito kayanin pa ni Gretchen ay tuloy na rin nang umalis sa kumpanyang iyon. Samantala sa pamumuno ni Aurora sa naturang kumpanya ay tuloy na itong nasagip sa pagkalugi. Hinikayat niya ang lahat ng empleyado na umpinsahan sa kanilang sarili ang tamang pakikitungo sa kanilang kapwa. Dahil dito ay lalang umunlad ang kumpanyang kanyang pinamumunuan. Nakilala si Aurora bilang isang magaling at pinakabatang boss sa kanyang larangan. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayon at kung anong aral po ang natutunan nyo? Maaari nyo po bang i-comment doon sa baba, doon sa comment section para muli ko pong mabasa? Tara, i-comment nyo na po. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tomoksky TV. Kita-kita po tayo muli sa mga susunod pa nating mga video. Thank you and God bless. Peace out.